ito po pag-usapan natin. Ang aking hiling lang, no, sa ating pinagtatanggol ngayon ay na SMNI, huwag sana silang titigil. Hindi ko po sila pinagbibintangan, napepreno, or papanig sa kabila. Pero sa mga nangyayari ngayon, nakakatakot po dahil alam naman natin sila ay pinapatahimik, no? Posible po. Hindi ito pagbibintang sa SMNI, pero meron tayong nakakitang galaw na posible talagang patahimikin ng SMNI. At sana po, ha? Ang SMNI po ay hindi tumahimik. Meron po tayong source. Mamaya ipapakita ko na po kung sinong source natin. The joke lang po, baka ipatawag tayo, no? But anyway, SMNI, kasama nyo po ang taong bayan na nagtanggol sa inyo ngayong sa mga huling nangyari, kay Ka Eric, kay Badoy, at kay Kibuloy. Gumagalaw po ang taong bayan. Sana po, sumusugal po ang taong bayan, sana po ang SMNI ay tuloy-tuloy din. Babantayan po namin ang mga tiwali ng bayan na ito, pero titingnan din po namin kayo, SMNI, ha, kung ano ang inyong gagalaw. Ito po, i-coconnect po natin bakit ko nasasabi na ang SMNI ay dapat magtuloy-tuloy at posibleng pahintuin. Pakita po natin. Revision. Okay. Ano ba yung amendment, MJ? Peace. Ito ha, ipapaliwanag. Yung, kasi napaka tindi po ng usapin patungkol sa pagpalit ng batas ngayon. Ha? Amendment at revision. Ano yung pinagkaiba ng pagpapalit ng batas? Ng amendment at revision. Ito po yun. Piecemeal change of the Philippine Constitution. Piecemeal change. Hindi lahat. Hindi lahat. For example, di ba ngayon bawal ang media na foreigner? Mm. Okay, baguhin natin. Lagyan natin 10% foreigner. Good. Example, bawal ang sa mga public utilities. So, lagyan natin ang mga 50% foreigner. Ano yan? 60-40? Oo, ganoon. Or bawal sa lupa. Bawal ang foreigner. Sige, ang foreigner ngayon pwede na 70% mag-own ng lupa sa Pilipinas. Yun. Piecemeal change of the Philippine Constitution. Ang tawag doon, amendment. Yeah. May tinatawag din tayong revision. Kaya yeah, ang amendment, meron lang konting babaguhin. Ha? Kumbaga sa ano, ili-level up lang. Konti ang babaguhin. Ano naman ang revision? Yung revision, total revamp of the Philippine Constitution. Total revamp. Ano yan? For example, from presidential system, ngayon, baka gusto maging parliamentary. Oh. Para may maging prime minister. Uy. Yan. Ito ang matinding usapin ngayon. Ha? Revision. Okay? Ano yon? Total revamp. Babaguhin. From presidential to parliament. Yan po, tandaan natin. Presidential to parliament. Yan po ang para sa akin ang kailangan nating binabantayan. From presidential, gagawin tayong parliament. Para sa akin, delikado po yan. Pakinggan natin bakit. Ang prime minister, iba yun ha? Ang presidential system ng Philippine government, directly elected by the people. Mm. Ang taong bayan ang pipili kung sino ang maging leader ng Republika ng Pilipinas. Directly elected by large. We say directly elected, kahit sino, mayaman ka man, mahirap ka man, may karapatan kang pumili kung sino ang maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Presidential system of government. Kaya meron tayong eleksyon. May eleksyon. Atik. Ang presidential system, may separation of power. Executive, legislative, and judiciary. Separation of power. Yan, okay. Iunti-untiin natin. Presidential po tayo. Form of government natin ay presidential. Ngayon po, presidential tayo. Meron tayong presidente. At ang naghalal sa presidente, taong bayan. Lahat po. Ha? 18 ay 21 ay above. Ang bumoboto. Naintindihan, presidential.
At meron tayong 3 branches. Yan po yung tinatawag natin na separation of powers para sa check and balance. Legislative, which is yung Congress at Senado. Executive, yan yung presidente, mga secretary, tsaka judiciary, ito yung Korte Suprema. Okay? So maganda po ang pagkakalatag niyan. Pero may advantage din ng parliamentary. Kaya lang, delikado. Papaliwanag natin unti-unti. Yun ang presidential. Ang parliamentary iba. Ang prime minister, hindi elected by the people. Ang mag-elect sa kanya, yung mga congressman. Yun. Sila ang pumili kung sino ang maging presidente ng Pilipinas. That's why ang tawag sa parliamentary, indirect democracy. Yun. Yun ang pinagkaiba ng parliamentary. Sino ang maglalagay ng presidente o yung pinakamataas na posisyon? Mga congressman. Nakikita nyo na. Okay? Kung paano babaguhin ang istorya ang political arena ng Pilipinas. Hindi siya direct. Ang presidensya ngayon, direct democracy. Ang parliamentary, indirect democracy. Kasi indirect democracy, ang mga ordinary tao, pipili ng congressman. Ang congressman naman, ang pumili ng prime minister. Ang prime minister, siya ang maging leader ng bansa. Like, yun, finish na. Kasi, alam nyo, nagiging usapin ngayon, ha? Na merong gustong maging prime minister. Ha? Siguro, kayo, alam nyo na kung sino itong napipisil na gustong maging prime minister. O, paano ka ba magiging prime minister? Yung taong bayan, pag tayo ay naging parliamentary form of government, yung taong bayan, tayo ang boboto sa congressman. At yung mga congressman, sila ang pipili ng prime minister. So sa madaling salita, pag hawak mo ang mga congressman, hawak mo ang kongreso, malamang-lamang ikaw ang prime minister. Kaya nasasabi ko, delikado yan, finish na. Pag nagkataon, unti-unti-untiin yan. Papalitan tayo from presidential to parliamentary. Mangyayari ba? Hindi natin alam. Pero possible. Tandaan nyo po, yaan na po ang usapin ngayon. Kaya medyo nakakaasar eh. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Dati, hindi ko nababanggitin kung sino-sino itong mga to. Alam nyo na yan eh. Dati, ayaw nilang baguhin ang batas. Hindi daw napapanahon. Kanina lang sa balita, pag-aaralan na. Kanina lang. Pwede nang baguhin. Titingnan na. Kita nyo? Yan yung mga dahan. Diyan po tayo dapat matinang. Yung mga dahan-dahang galawan. Diba? Pabago na. Parang ICC. Sabi dati, matigas, hindi papapasukin. Ngayon, pag-aaralan na. Same thing. Dati, hindi lulusot, hindi mapapanahon ngayon pag-aaralan na. Ulit, hindi naman sinasabi ko masama magpalit. Kailangan din tayo mag-upgrade. Kaya lang, para sa akin, this is not the right time. Grabe po. Kitang-kita nyo naman siguro. Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Kitang-kita ang grabe ng politikahan ngayon sa Pilipinas. Grabe, nakakadiri na po. At kung ngayon pa tayo magre-revise ng constitution, pwedeng kasi ang isang bagay maganda, pero pag mali ang timing, mali. Yan po ay hindi ako sangayon ngayon. For example, today, kung ang congressman ang pumili, parang Speaker of the House. Ang Speaker of the House, siya ang maging leader ng Republika ng Pilipinas. Okay? Ngayon, parang Speaker of the House. Sila ang pumili kung sinong speaker. At malamang-lamang yan, diretsuhin ko na po kayo. Pag tayo naging parliamentary, kung susundan po natin
yung argumento ni Senator Amy na hindi kasi kaya maging presidente kaya mayroong may balak maging prime minister. Yung pasaring ni Senator Amy na yun, siguro naman, kahit ikaw ay anong kulay mo, maniniwala ka na ang pinapasaringan doon ay si Romualdez. At sino ba ang napakalakas ngayon sa Kongreso? Sino ang may hawak sa Kongreso ngayon? Kita nyo, nagbabaliktaran na. Lahat pumupunta. Halos, hindi ko nila lahat, pero halos hawak sa liig ni Romualdez ang Kongreso. So kung susundan natin yung argumento na yun, malamang-lamang, baka sa 2028, Prime Minister si Romualdez. Dahil, kitang-kita natin yung atake kay Sara, etc., na maraming nagsasabi, ito ay galing sa kamay ni Romualdez. Totoo man to or hindi, hindi natin masisisi ang taong bayan. Pero bagamat atake sobra ang ginagawa kay Sara, instead na humihina si Sara, lalong nagiinit, lalong lumalakas ang mga Duterte. Not only Sara, but even PRRD. Lalong hindi nasisira si Sara at nakikita nila hindi epektibo. Papansin ninyo, malamang-lamang nga yan si Romualdez. Huwag na tayong magkaila. Hindi lingid sa lahat, si Romualdez kahit senator hindi mananalo. All the more, presidente pa. So pag pinagtagpi-tagpi nyo lahat yan, posible na maging prime minister si Romualdez. Siya lang po yung gusto, sabi nga, maging presidente pero hindi kaya. At nakikita natin yung galawan. Nakikita natin ang galawan nitong mga to going towards 2028. Kaya nga ang sigaw ng taong bayan, ba't napakaaga naman? 2023 pa lang, pinag-iisipan nyo na yung 2028, ba't hindi na lang muna kayo magtrabaho? Bakit hindi nyo na lang muna isipin ang taong bayan? Murang bilihin, murang bigas, murang gasolina, yung tiyan muna ng Pilipino ayusin nyo. Hindi. Karamihan, nakikita nyo mga resolution ngayon sa Kamara going towards SMNI, KAERI, Sara. Bakit? Dahil may pangarap. O sabi dito ni Edwin Lina, baka nga sa barangay election, hindi pa manalo yan si Tambaluslos. I don't know, but I'm very positive pagdating sa Senador Malabo. At mas lalong na sa presidente. Kaya nga ang gagawin niyang route through Prime Minister. Ngayon, eto na. Anong connection niyan sa SMNI? Kung yung mga ugong-ugong na yan, napapalitan ng ating batas, i-revise yung ating batas, yung iba sinasabi dati na hindi magtatagumpay ito, hindi ganyan, hindi sila sang-ayon. Ngayon, pag-aaralan na, kailangan ng tingnan, open na para palitan ng batas. Tapos, kitang-kita nyo naman, yung nangyari kay KAERI, hindi naman po kinwestiyon talaga yung di umanong sinasabi nilang fake news na sinabi ni KAERI. Ang talagang tinarget SMNI. So sa madaling salita, ang sigaw ng taong bayan at maraming nagsasabi, binubusalan lang ang SMNI. Naiintindihan nyo po? Pag kinonek mo lahat siyang mga yan, binubusalan ang SMNI, binibinay si Sara, binibira si PRRD ng mga makabayan block, papapasukin ng ICC, pinag-aaralan na papapasukin.
posibleng maging Prime Minister si Romualdez. Lahat yan ay ibig sabihin, malamang-lamang, and it's very, very possible, they are serious. Seryoso manatili sa kapangyarihan itong mga ito. Seryoso na maging presidente or Prime Minister si Romualdez. Hindi ko po sinasabing yan talaga ang plano nila. Pero sa nangyayari ngayon, kitang-kita, maliwanag pa sa sikat ng araw, yaan ang plano. At gagawin nila lahat dahil sila ay seryoso, makamit yan. Kaya nga po sinasabi ko, ako'y naniniwala, the direct hit dito, patatahimikin ang SMNI. Yan po ang aabangan ko. At sana samahan ninyo ko, bantayan at abangan kung tatahimik nga ang SMNI. Sana po hindi tumahimik ang SMNI. Siya ang magiging Prime Minister. Ang Prime Minister is more powerful than the President of the Philippines. Bakit? Mas powerful pa ang Prime Minister. Eh ngayon, parang mas powerful pa nga si Romualdez eh. O, di ba? Real talk po. There is no separation of power. There is fusion of power. Ibig sabihin ng fusion of power, Prime Minister ka, ikaw yung executive, ikaw din yung legislative. Opa. Kasi, ikaw yung parang presidente ng Pilipinas, ikaw mag-implement, ikaw din yung mag-lead ng prime o ng mga congressman, Prime Minister. So sa madaling salita, para kang presidente at the same time para kang speaker. Ganun po ang parliamentary. Kaya mas ma-powerful pa ang Prime Minister. Kasi parang pinaghalo mo yung presidente at Speaker of the House. Hawak mo sa liig lahat. Delikado, no? So ibig sabihin, mas powerful ang parliament, ang Prime Minister, but ang problema sa Prime Minister, walang term. Anytime, pwedeng tanggalin ng mga congressman. Walang term. Unlike sa presidente, 6 years. Hindi pwedeng tanggalin except through impeachment. Six years. Whereas, pag Prime Minister, anytime, pag wala nang tiwala ang mga congressman sa kanya, by loss of confidence, majority vote, pwede siyang tanggalin anytime. Yun ang pagkakaiba ng... Ito naman daw ang pangit sa Prime Minister. Ito ang negative dyan. Ang presidential kasi, ang presidente, meron sa ating 6 years. Ang Prime Minister, anytime pwedeng patanggal ng mga congressman. Yun ang negative. Pero ang positive dyan, walang term ang Prime Minister. Hanggat ang mga congressman, yes sir, yes ma'am, 6 years, 10 years, 15 years, 20 years, Prime Minister ka. Basta lang, satisfied ang mga congressman, hindi ka pinapatanggal, ikaw ang hari ng bansang Pilipinas. Ngayon, tanong ko sa inyo, eto, posible ba mangyari na pag may naupong Prime Minister, hindi na matanggal sa Pilipinas? Posible. Kita naman natin ngayon, kayang-kayang hawakan ang Kongreso. Mapakadali lang yan eh. Bibigyan mo lang yan ng magandang proyekto eh. Diba? Hindi ko po sila pinagbibintangan. Wala po tayong pinagbibintangan. Ito po ay pangkalahatan. Pag binigyan mo, natural na reaction ng tao. Pag binibigyan mo, make them happy. Everybody happy. Make them happy. They will make you happy. Bigyan mo lang ng proyekto yung mga yan. Happy yan. Hindi kanyang patatanggal. Tama o mali? Kaya nga, para sa akin, hindi applicable ang parliamentary as of the moment. Pwede sa susunod. Pag matured na tayo, mga Pilipino, una sa pagboto ng mga congressman at matured na tayo sa political arena. Pero grabe po, kayo na po ang humusga kung tama ako or tamang-tama. Grabe na po, nakakadiri, napakadumi ng politika sa Pilipinas ngayon. Tapos ngayon mo papapasukin yan,
Pag may nakaupo dyan, baka hindi na umalis. Hindi mo na mapapaalis yan. Hahawa ka na sa liig. Kaya nga po, babalikan ko ulit ang SMNI. Ang SMNI na lang ang natitirang mainstream media na hindi nabubusalan. Sila na lang ang maingay. Kaya at all cost, tatargetin yan, patatahimikin yan. Bubusalan ang bibig. Kung hindi mabusalan ang bibig, look at what happened dito sa isang, hindi ko na lang papangalanan, isang mainstream media na grabe ang atake kay PRRD. Grabe ang atake kay Bongbong Marcos. Tingnan nyo itong mainstream media ngayon. Tahimik, di ba? Para hindi madimanda yung kanilang bossing. Para hindi sila mapasara. Kaya posibleng gawin sa SMA na yan. Patatahimikin para hindi ipasara ang SMNI. Patatahimikin para hindi matuloy ang demanda kay Kibuloy. O, you scratch my back, I'll scratch your back. Tahimik ka na. Tahimik ka na. Walang demandang mangyayari. Tahimik ka na, tuloy ang prangkisa nyo. Gaya nung isang mainstream media. Nabusal ang bibig ngayon. Napaka, kumakabira dati, grabe. Ito po, hindi ko po pinagtatanggol ang SMNI. Nakita nyo, binira ko rin sila dati. Pero ngayon, pinagtatanggol ko sila dahil doon sa issue. Not the whole SMNI. Doon sa issue na nakikipaglaban sila ngayon, para sa katotohanan, saludo ako sa inyo, SMNI. Pero tatandaan natin, iba ang paling ng SMNI dati. Alam nyo kung nasa ang partido ang SMNI dati. Paano kung nahimas ang likod niyan? Hindi ko po kayo pinagbibintangan SMNI. Paano kung nahimas yan? Tahimik na naman. Eh, pwede ka muna. Ang nakipaglaban, ha? Ay, sa sigaw ng tao para wag ikulong si Ka Eric, kayo mismo galing sa inyo ay ang taong bayan. Huwag nyo po naman sanang iwanan ang taong bayan this time. Yun lang naman ang aking nakikita rito. Again, hindi ko po kayo pinagbibintangan ng SMNI, pero syempre, matindi ang dinadaanan ng SMNI ngayon. Tatanggalan ng prangkisa, ididimanda si Kibuloy. Pwedeng himasin yan. Boss! Huwag na natin ituloy yung demanda. Ha, yung prangkisa nyo, tuloy lang natin. Pero tahimik ka na, ha? Yung gikan sa masa, alisin nyo na yan. Ulitin ko, hindi ko pinagbibintangan ng SMNI. Pero hinihiling ko po sa inyo, ituloy po ninyo yung gikan sa masa. Huwag kayong hihinto. Aabangan po namin sa 2024, syempre ngayon, pahinga naman si PRRD, magpapasko, mag-new new year. So, posibleng hindi muna siya mag-gikan sa masa. Pero aabangan natin. Sabi nga ng channel ninyo, hanggat walang resolusyon na sila ay pahintuin, walang utos ang Korte Suprema sila ay pahintuin, hindi sila hihinto. Sa makatwid, dapat ibalik nyo ang gikan sa masa. Kasi alam nyo po, marami na pong humihintong mainstream media. Yes, may mga vloggers na nakikipaglaban. But let's accept the fact. The facts na may tulong ang vloggers, pero iba rin ang naitutulong ng mainstream media.
At kitang-kita natin ngayon, mainstream media na lang, ang SMNI na lang ang bumabalansi ng mga bagay-bagay. Lahat na po tahimik. Lahat na po pabor. Paano natin mababalansi? Kailangan naman may kontra. Normal po yan sa buhay. Eh kung tahimik na rin SMNI, saan tayo pupulutin? Kawawa ang mga Pilipino. Yes, I admit, malakas pa rin po ang sigaw ng mga vloggers. Mas mahirap pahintuin ang vloggers kasi napakadami ng mga vloggers. But we cannot deny, we still need the mainstream media. So tuloy lang po SMNI, sasamahan namin kayo. Huwag kayong tatahimik. Ng presidential, from parliamentary, and later on, pag-usapan natin later on, yung proseso, paano amendahan ang ating salikang batas. Kaya pala sinabi ni Senator Ivy Marcos na mukhang may gustong mag-prime minister. Ay, sino pa ba iisipin nyo kung hindi si Romualdez? Dahil doon sa kapangyarihan na yung binanggit. Yes. Mas powerful ang prime minister kaysa presidente. Ha? Imagine, ikaw yung executive, ikaw pa yung legislative. Ay, busog. 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 Naglalakihan eh. Busog talaga. Ang lalaki na nga nila. Super busog. And third, wala siyang direct accountability sa people, sa kataong bayan. Oh. Ang accountability niya, direct sa mga congressman. Paano pag may grave abuse of discretion si Dapat Prime Minister? Dapat ang mga congressman ang magtanggal sa kanya. Well, ito ha. Ito ang difference ng presidential. Accountable ang presidente sa taong bayan. Pwede siyang sitahin. Ang prime minister, hindi. Wala siyang pakialam sa taong bayan. Ang importante, busog ang congressman, happy sila, hindi kanyang ipatatanggal. At hanggat happy sila, hanggat busog sila, hanggat malalaki ang tiyan, hanggat may mga proyekto yung mga yan, diretso. Ikaw, ako, tayong mga simpleng mamamayan, etsapwera tayo sa prime minister. Ulitin ko, hindi ko po nilalahat. Kasi merong pagkakataon na epektibo ang prime minister. Doon sa mga bansang malilinis ang politika. Halimbawa, yung kanilang congressman, sensitive. Ayaw ng korupsyon. Ayaw ng merong galit na mga taong bayan. Sisitahin nila yung presidente. Dito, pag tayo ay madumi ang politika, yung nagsisigawan na yung tao, mali ang ginagawa nyo, mali yung ikukulong nyo, mali yan, parang ang dating sa kanila, wala akong pakialam sa inyo. Basta may proyekto. Ganun ang datingan nun. So, delikado. Yes, may advantages ang parliamentary, pero sa Pilipinas, it's not applicable. Yet, habang ganitong nakakadiri ang ating politika, paano kung ano na, nalusutan tayo, saka na naman tayo sisigaw. Tulad dati, sumisigaw kami, hindi kayo nakinig. Tapos, ngayon sisigaw tayo na nabudol. Andyan na eh. Same thing sa prime minister. Dapat ngayon tayo sumigaw. Pag naging prime minister na yan, saka na naman tayo magsisigaw, wala na tayo. Ang hirap. Mahirap yan. Kaya bago pa, wag na tayong sumigaw ng budol. Ngayon pa lang, pigilan na natin. Kung ang mga congressman busog sa pagbibigay ng mga project ayuda sa kanya, ayaw na mga congressman. So siya pa rin, walang limit ang prime minister. Isipin ko. Exactly. Pag busog yung mga yan, tanungin ko kayo, kayo na sumagot. Posible ba yan sa Congress natin na wala silang paki sa sigaw ng tao? Basta importante sa kanila, yung busog sila, yung proyekto. Nangyayari ba ngayon yan? Kayo na tanungin ko. Alam niya man yung siguro.
hindi pa tayo ready. Sa ibang bansa, meron nga ako nababayan sa babasa sa Japan. Meron lang konting anomalya ng korupsyon, nagre-resign. Sa ibang bansa, meron lang konting nakakahiya, maliit na nag-leak na korupsyon, resign agad. Sa atin, bilyon na di umano ang ninanakaw, ikaw pa ikukulong. Nakita nyo yung difference? Pag nagsalita ka, ikaw pa may kasalanan. Instead na, oy, mali ako ron. Magre-resign ako. Hindi ko lang sinasabi ngayong gobyerno yan, ha? Ngayon, ha? Kahit dati pa naman nangyayari ito. Hindi pa tayo ready sa ganito. Magnanakaw na, pag sinita mo, ikaw pang ikukulong. Sa ibang bansa, hindi. Pag hindi, natukso sila, sila mismo magre-resign. Admitted nila. Dito sa akin, hindi. Ikaw pa masamang tao. Sila na yung busog, lalaki ng tiyan, ang yayaman, ikaw yung nagsalita na mangmang na wala kang pera, ikaw pa kasama. Ganyan katindi ang Pilipinas. And until, eto ha, and until ang mga Pilipino ay mga panatiko, hanggat ang mga tao ay nakatingin sa apelyido, nakatingin sa tao, hindi sa issue, huwag muna tayong pumasok dyan. Napakadelikado. Ang Pilipino hindi pa marunong tumingin. Ang Pilipino, pag tiningnan ng isang tao, ay, galit ako dyan. Kahit anong gawin yan, galit ako. Kahit mabuti gawin yan, galit ako. Yung iba naman, ay, gusto ko yung tao na yan. Kahit masama ang gawin ng tao na yan, samba, samba. Kahit masama, okay yan. Tama yan. Yaan pa ang Pilipino. Pag sila, basta gusto, gusto. Pag ayaw, ayaw. Hindi issue sa Pilipino yung tama or mali. Eh. Ang issue sa Pilipino, tao, hindi issue. Kaya yung ating political maturity malayo pa. We don't deserve parliamentary yet. Huwag muna ipagpaliban. I agree with hindi pa ito napapanahon. I agree with Senator Aimee. Nagtataka nga ako dun sa iba. Dati hindi napapanahon. Ngayon pag-aaralan na. Lintik na yan. Wala kayong mga yagbols. Pabago-bago kayo. Dati hindi pa papasukin ng ICC. Ngayon pag-aaralan na. Lupit na mga Pilipino.